Samantala, kasama rin po natin ngayon si Professor Aries Arugay ng University of the Philippines Department of Political Science. So, magandang tanghali po sa inyo, Professor Arugay. Magandang tanghali, Rafi. Opo. Masasabi niyo dito sa bagong composition ngayon ng Senado, apat na lamang yung natitirang oposisyon dito sa 18th Congress na papasok. Medyo klarong-klaro no, na ito yung election na talagang walang naipasok na senador no, mm-hmm. sa ang oposisyon. At klaro din yung impact no, ng buong suporta at makinarya ng administrasyon. Klaro din yung solid vote ng Mindanao na nag-deliver lalo na dun sa mga hugpong ng pagbabago at PDP laban candidates. Marami pang ibang... At klaro din yung groundwork, no? Yung makinarya ng mga local government units. At yun ay isa sa pinaka-importante, yung groundwork. Hindi ba kasi hindi mo naman mapipenetrate lahat kung isa ka national candidate. So, malaking bagay yung hugpong ng pagbabago, lalo na sa Mindanao, na medyo malaki yung boto pag pinagsama-sama. Right, kasi yung tinatawag natin na groundwork, yung traditional no, na makinarya, napakalakas niya pa rin kumpara dun sa mga bagong dimension na dapat ng pangangampanya. Social media, no? Tulad ng social media, yung paggamit ng celebrity status, yung paggamit ng mga endorsements ng mga artista. Mukhang in the end na naig dito sa eleksyon na to, na kailangan gagapangin yung mga local government leaders, no? At sila yung magmo-mobilize, no, ng mga boto at dadalhin sila sa presinto para bumoto. At mukhang malaki yung pasasalamat talaga. Lalo nung number one ngayon, talagang pinasalamatan pa niya si Sara Duterte. Right. At yung ama, of course, na si Presidente Duterte para sa kanyang pagkapanalo, supposedly. So talagang malaki yung pasasalamat, lalo na yung mga nag-alay sa Pangulo bago nitong eleksyon na ito. Right, no? Itong eleksyon na to, nakita natin na hindi lamang yung Pangulo no, ang nangampanya. Ngunit yung mga ibang miyembro ng kanyang pamilya, nakita natin yung leadership na pinakita no, ng kanyang anak na si Inday Sara no, sa pagbuo ng isang sobra pa nga sa 12 eh, no, na slate. No? At may overlap at merong, at dahil dito parang may nanigurado no, na kung pwede lamang na ma-sweep nila yung 12, no? Yun talaga yung kanilang objective. Mm-hmm. And of course, bukod sa pagpapasalamat ni Senator Cynthia Villar doon sa mga, well, nagpanalo sa kanya, and of course, pag-welcome niya doon sa mga bagong senador, nagpaalam na rin siya doon sa kanya mga dating kasamahan na hindi pumasok, mga nakasama niya noong 17th Congress. Pero ano kaya nangyari doon sa 8 diretso? Bakit walang pumasok sa kanila? Right. Pumasok ng, I understand, 14 and 16, right, yung pinakamalapit. Right. Sa tingin ko, may tatlong clear reasons, no? One, outnumbered sila. Okay. The mere fact na 8 yung pinatakbo ng oposisyon, ibig sabihin kahit manalo yung 8, may 4 na papasok na sa ibang slate. Alam natin na may mga ibang opposition candidates, no? May makabayan, may labor win. Hindi naging united no yung opposition dito. Pangalawa, outspent. Nabanggit na natin yung resources, nabanggit na natin yung groundwork. At sa tingin ko yung panghuli, they were outmaneuvered. Ibig sabihin, karamihan nung kampanya, inaatake nila ang Pangulong Duterte na wala naman sa balota. Okay. At nakatulong, hindi nakatulong sa kanila na nasa peak ng popularity at trust ratings ang Pangulong Duterte. In the end, nakita sila na magiging balakid no sa isang administrasyon na napakataas no ng trust rating. Kahit yung mga ibinatong akusasyon laban kay Senator Bongo na well number 3 bilang baguhang politiko, number 3 siya pumasok sa pagka-senador, wala naging dent doon sa kanyang kampanya. Mukhang kung may dent yon doon lamang sa kumbinsido na hindi siya iboboto no. Okay. Pero yung para makumbinse doon sa mga sumusuporta no sa administrasyon na hindi siya iboto, nakita natin na mahina. At yung success ni ngayong Senator-elect Bongo, yan yung pinaka sa tingin kong surprising kung hindi mo alam yung konteksto no nung kanyang yung kanyang rise to power no? Kasi nga wala naman siyang name recall 3 years ago, wala naman siyang dynasty no tulad ng mga ibang kandidato. Pero malaking bagay yung binabanggit niyo po kanina na groundwork. Pero ang dinideny ni Senator Bongo ngayon na yung mga tarpaulin niya na umabot hanggang sa kasulok-sulukan ng bansa, kanya galing. Ang sabi niya, volunteers yung mga nagpagawa noon, although pare-pareho, no? Right, right. Mula Hulo hanggang Tawi-Tawi, hanggang sa iba pang banig ng Pilipinas, pare-pareho. Although yun nga, sinasabi niya, volunteers lang yan. Hindi talaga ako yung gumastos dyan. Tsaka yung mga
tarps na yon, yung mga posters, nandun na, bago pa yung official campaign period, no? Yes, dinideny pa nga niya, natatakbo siya. Right, right. Mm-hmm. Oo, so, sa lahat ng sulok ng Pilipinas, no? Galing ako ng tawag dito, ng Banawe, okay. No? July of last year, mm-hmm. may bongo tarpaulins, mm-hmm. no? So, nakita natin dito na yung ability ng isang, sabihin natin outsider, kasi hindi mm-hmm. naman siya yung re-electionist, no? At hindi rin siya parte ng isang dinastiya. Yung formula niya kakaiba eh, dun sa formula ng mga ibang nanalong senador. Which is? Administrasyon na machinery, okay. Local government support, at yung groundwork, maaaring sabihin natin na grassroots yung iba eh, hindi. Ngunit lahat ng yon nakatulong, no? Pinagsama-sama, at nakatulong din yung nababanggin siya parate, no? Ng Pangulo. At sinabi na noon pa na hindi pa official campaign period that he would make a good senator, no? So sa tingin ko may epekto lahat 'yon, no, sa pag-condition, no, sa Filipino voters na ang isang assistant ng pangulo ay maaring maging senador ng republika. Gaano naman kaya sila ka-effective maging senador? Of course si Bongo, although ngayon yung first na official niya na posisyon bilang isang politiko, matagal na rin siya sa mundo ng politika, hindi uba. Nakita na niya lahat na pwede makita, lalo na sa local governance. Ano kayong pwede niya makontribute? Kasi pag iba ang larangan, no, ng pagiging senador. Mm-hmm. Gagawa ka ng batas, meron dapat yan na special na technical expertise supposedly. Mm-hmm. May staff ka, ngunit ikaw pa rin yung sa yung manggagaling yung initiative, eh, mm-hmm. kung anong mga klaseng batas. At ikaw ang tatayo para mag-defend noon sa floor. Right. Mm-hmm. Magpe-preside ka, no? Makikipag-debate ka, mm-hmm. no? Yes. So all these skills, maaring wala yon, wala namang debate sa local government implementation, no? Yun yung kailangan siguro nating tignan kung they can rise to that occasion, no? Yung mga ganun na klaseng trabaho sa Senado. And of course, hindi lang siya, no? Pati si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, right. Yung mga first-timers. Although, mahaba na experience sa public service. Balikan natin si Senator Cynthia Villar. Ano yung kaya ma-attribute natin? Bakit siya naging number one? Kasi all this time, mga akala natin, si Senator Grace po yung right. Magtatop dito sa midterm elections. Mukhang bandang huli, mas maraming gasolina okay. si Senator Cynthia Villar. At alam naman natin na marami siyang pagkukunan ng resources personally. Alam natin ang kampanya sa ang electoral campaign sa Pilipinas, dahil wala tayong mga matatag na partido, importante yung sarili mong kaban yung gagamitin. Yeah. At mukhang naipakita yon, no? And of course, yung endorsement. Dahil yung mga hindi niya balwarte noon, nung una siyang tumakbong senador, yes. naging balwarte na niya. Dahil doon sa endorsement. Dahil sa endorsement, no? Ng hugpong ng pagbabago at ng Malacanang. Klaro din yung mga ads niya na kasama niya ang Pangulong Duterte, naka-record yung boses ng Pangulo. So, kung ikaw diehard fan ng Pangulong Duterte, hindi mahirap sa'yo na i-shade, no, yung ano ni Senator Cynthia Villar. So, dahil sa pagkapanalo nitong mga in-endorse ng Pangulo, klaro na ba talaga yung mandato para sa Pangulo mismo na lumabas dito sa midterm elections? Klaro na nakatulong, ngunit isipin natin, no, ang bawat isang senador, dahil nationally elected siya, yeah. no, pwedeng maging iba yung kalkulasyon niya eh, pag upo niya sa pwesto. Okay. Dahil sila yung magsisilbi ng 6 na taon. Kumbaga, eh, matatapos na ang termino ng Pangulo, sila po eh, matitira, no, sa kanilang posisyon. Hindi po sila aalis. At importante rin isipin na after this election, sa 2022, may election ulit. So sinasabi nyo, hindi automatic na porque sinuportahan sila ng Pangulo at malaki utang na loob nila sa Pangulo, hindi lahat ng magiging isusulong ng Pangulo, eh, kanilang aprobahan. Maninimbang sila. Tama. Kasi, if you notice, yung mga senators na nanalo, ang dami ng partido ng koalisyon. Okay. No? At yung mga, at base doon, no? Yun yung kanilang mas basic na loyalty. Eh. Mm-hmm. No? Itong pagpapakita ng suporta at pagpapakita ng pasasalamat, no, sa Malacanang, eh dahil lamang dito sa eleksyon na ito. Mm-hmm. No? Ngunit ang mga senador kasi dahil nationally elected sila, they can aspire for higher offices. Yes. Mm-hmm. At may election para dun sa mga opisina na yon sa 2022. Mm-hmm. Mapunta naman po tayo sa dalawang estrada na nasa Senado, si JV at saka si Jinggoy. Pareho sila nalaglag. Basically, ang sinasabi kasi nahati daw yata yung boto ng dalawa. Pero gaano nagpe-play dito yung away nila before this election at yung bahid na naidulot ng kaso kay Senador
Jinggoy Estrada. Dito natin nakita na kahit kinarga no, ng administration machinery, mm-hmm. yung isa sa kanila, hindi ito nakatulong. Sa tingin ko, malaking factor na nagkaagawan sila ng boto okay. dahil dalawa sila. Mm-hmm. No? Minsan, hindi nga alam siguro ng botante na ang binoboto pala niya, yun yung in-endorse ng okay. hugpong. Kasi nakakalito dahil parehong Estrada, parehong ginagamit yung appeal no, ng dating Pangulong Estrada. At nakita natin, baka hindi siya masyadong nasuportahan no, ng administrative machinery in the end na hindi tulad ng mga ibang kandidato. Aso talaga, hindi nyo nakikita na fully supported siya up to the end nitong hugpong ng pagbabago at yung mga nag-endorse sa kanya from the government? Kasi makikita natin yung sahatian ng boto eh. Okay. Dito sa 2019 nakita natin yung solid South vote, mm-hmm. no, yung Mindanao vote. At doon natin at yung Metro Manila vote. Okay. No, doon sa mga yon mukhang hindi ganun kataas yung naging performance no mm-hmm. nung dalawang estradang tumakbo. At dahil doon kasi if you notice mas marami yung inendorso kaysa doon sa number of seats. Mm-hmm. So in the end may malalaglag at okay. malalaglag diyan at marahil nakita natin kung sino yung nasa lower order na priority no mm-hmm. nung koalisyon na to ng hugpong o ng PDP laban. Pero very telling po ba ngayon na between Bong Revilla and Jinggoy Estrada na nagkaroon ng kaso, doon sa kanilang mga lugar mismo, ay hindi sila nag-number one or nag... tama ba ako? Hindi sila nag-top sa election sa kanila? Very telling ba yun para sa well, mga abutante? Well, I mean, ang mga politiko kasi, they really rely on their baluartes. Yes. No? Mm. At minsan, napapabayaan nila na at dahil lang pinupuntahan nila yung mga lugar na hindi sila okay. malakas, okay. they take for granted no yung mga baluarte nila. Hindi nila masyadong nababantayan, hindi nila nabibigyan ng karampatang atensyon at lalo support. Lalo na para sa kanila na may bagahe, ika nga, right, going right. into this Oo, election. So, uh-huh. Siguro dahil matagal silang nawala no sa political scene, medyo yung kanilang mga botante sa kanilang mga baluarte, baka mm-hmm. nakahanap na ng mga bagong patron, no? Ng mga bagong susuporta sa kanilang mga pangangailangan. Mm-hmm. Looking forward, pagdating naman sa oposisyon, ano yung kailangan nilang gawin para makarecover sila come the next right, election? Right. Bagamat, well, malayo-layo pa yon. Right, right. Mahalaga mm-hmm. ang trabaho ng isang oposisyon no? sa isang demokrasya. Yes. Mm-hmm. At sana po, ang hope sana ng mga Pilipino siguro in general na hindi matatapos yung kanilang ginawa. Mm-hmm. No? Sa tingin ko, yung ginawa ng Ocho Diretso na makinig campaign na ginawa nila a year before the election, marahil pwede nilang ipagpatuloy ngayon. Sa tingin ko, dapat hindi natin ding isipin na malayo pa ang 2022. Yeah. Mm-hmm. Kung ako siguro ang strategist ng opposition ngayon, iisipin ko na yung 2022 malapit na. Yun sana ang iahabol kong tanong. Ano? Masyado bang late na nag-start itong Ocho Diretso? Mag-commit sila para pumasok yung top 8 yung 8 candidates nila. Right, sa tingin ko kasi kung mas marami silang panahon, unang-una napunulin nila yung slate. Okay. Oo. At marahil nagkaroon sila ng oportunidad para mas i-shape yung kanilang mensahe. Mm-hmm. Kasi parang ang lumabas, no? Hindi masyadong na paigting yung kanilang constructive message. It was really more negative campaigning okay. against the administration that did not work. Mm-hmm. Sa tingin ko pwedeng yun yung balikan nila, no? At sa tingin ko, importante na mas magkaroon ng coalition building within those who are very critical of this administration dahil hindi ito kayang dalhin ng iisang partido lamang, no? Yung opposition. Okay. Finally, Professor, para sa sambayang Pilipino naman na bumoto dito sa mga nanalo ngayon, kahit na mga sa local level, ano yung mensahe nyo sa kanila? Tapos na yung botohan, nakaboto na sila, pero hindi natatapos doon yung kanilang responsibilidad. Tama yun, Rafi, no? Ang eleksyon eh hindi dapat i-equate sa na ito lamang ang institusyon ng demokrasya. Mm-hmm. Na ang demokrasya natin eh problemado dahil sa eleksyon lamang. Hindi lamang tayo citizens na bumoboto. Dapat nakikialam din tayo. So patuloy yung engagement sa mga institusyon, patuloy yung partisipasyon dapat, hindi lamang sa balota. Ngunit sa pagiging mas engaged sa mga proseso, no? May social media na ngayon, pwede nating puntahan yung mga Facebook pages ng mga kandidato na nanalo na ngayon at may pwedeng pananagutan mm-hmm. o pagsisingil kung at pagtatanong ano ba ang gagawin nyo mm-hmm. no sa dahil ngayon nakuha nyo na kasi mas malaking problema yung ano yung gagawin pag nanalo na eh kaysa yung pagkapanalo sa isang eleksyon. Gaano kahalaga na sinisingil sila ng taong bayan at nandun yung pressure kumbaga na o yung pinangako nyo sa akin dapat
ito pa rin nyo hanggang sa susunod na election. Gaano po kahalaga ito? Importanteng habit yon sa isang demokrasya kasi dapat isipin ng bawat Pilipinong botante na ang kapangyarihan ay nasa kanya. Okay. At ang kapangyarihan na yon ay pinapahiram lamang sa mga politiko kada election. So, hindi yun, the politician doesn't keep that power. Yeah. And therefore, dahil pinahiram, meron tayong karapatan at maaring responsibilidad na maningil at magtanong kung paano nila ginagamit yung kapangyarihan na ipinahiram natin. Very quickly, balikan lang ko lang po yung importansya ng opposition, nabanggit nyo na kanina, pero marami kasi nagsasabi na, ay, opposition ka, kinokontra mo lahat ng sinasabi ng presidente o ng administrasyon, makakontra ka lang. Right. Ano ba dapat talaga yung role ng opposition at gaano kahalaga Nakita natin yung opposition. Nakita natin yung official statement ng Malacanang na ito'y magiging isang non-obstructionist Senate. Okay. Parang naging ganun yung pag-frame no, sa opposition, which is not the case. Mm-hmm. Ang opposition can help, can make policies better. Kasi sa isang demokrasya, walang may monopolyo ng katotohanan at magagandang ideya. Mm-hmm. So importante may role yung opposition, may importanteng pakinggan sila, at importanteng hindi sila makita na sagaba lamang. Mm-hmm. Dahil ang solusyon sa mga problema natin, hindi monopolyo ng iisang paksyon lang. Mm-hmm. At hindi pwedeng agree lahat, makaka-create ka ng isang magandang batas. Right, kasi ang tumakbo ng matulin, pag matinik, ay malalim. Mm-hmm. So, importanteng may proseso ng deliberasyon, ng debate. Dahil sa debate at diskusyon, doon natin nakikita yung mga tamang solusyon kesa lamang yung puro tayo yes. No? At dahil mas marami yung numero natin, magpapadala lamang tayo doon sa mayorya. So hindi akma rito yung if you're against me, if you're not with me, you're against me. Hindi dapat ganun yung pagtingin sa oposisyon. No? At sa tingin ko, importante rin for yung those who consider themselves as the opposition, not to also treat that everything the administration does is wrong. No? So, kasi ibig din sabihin, binabaliwala nila yung trust at popularity rating ng administrasyon. Mm-hmm. So, dapat nuance, dapat very delicate yung kanilang pag issue-based. Yeah. No? Yeah. Hindi personalan. Kasi talo sila dun sa personalan. Dahil mas popular napaka-popular nung pangulo sa ngayon. So, issue-based dapat yung kanilang engagement at ang nakatutok sila, hindi lamang sa iilang Pilipino, ngunit sa buong mga citizens ng Republika. Okay, maraming salamat po sa inyo at marami tayong aabangan in the next 3 years. Maraming salamat po sa inyo, Professor Aries Arugay. Thank you.